Magandang araw, Pilipinas! At magandang araw sa lahat ng kababayan natin sa buong mundo. Ngayong araw, meron tayong karne dito, Boy Lente. At susubukan natin gumawa ng dalawang klaseng Ilocano recipe. Dalawang klase? Siyempre, igado at pigar-pigar. Meron tayong sirloin dito na baka at meron tayong kasim, atay ng baboy at puso ng baboy. Titirahin ni Boy Lente yung igado. Ako naman ang babana doon sa pigar-pigar. Umpisa na natin to! Umpisa natin ang pigar-pigar sa pagbababad nitong ating karne. Ito po ay sirloin ng baka. Hiniwa-hiwa ko siya ng maninipis, mga noy. Ang paghihiwa po ng maninipis, mga noy, ay makakatulong para mas mapabilis natin siyang maluto. Maglagay tayo ng toyo. Dagdagan natin ng pamintang pino. At konting asin. Haluin lang natin. Ibababad po natin to ng isang oras at habang binababad natin to, punta naman tayo kay Boy Lente para doon sa igado. Noy, sa paggawa ng igado, gagamit ako ng baboy, ito'y kasim, puso, at atay. Gaya ng ginawa mo, Noy, sa pigar-pigar, ang first procedure nito, imamarinate din natin. Unahin natin dito sa baboy. Tugyan natin ng toyo, minced garlic, konting salt, at ground pepper. Magpapipigarin ako ng kalamansi. Yan, haluin lang natin ng mabuti. Then okay na to, set aside lang natin. Gawin naman natin tong puso saka yung atay. Same procedure, lagyan tayo ng toyo. Minced garlic, pinch of salt, ground pepper, kalamansi juice. And lastly, maglagay tayo ng cornstarch. Then, haluin lang natin. Noy, okay na tong dalawa. So, i-rest lang natin siya ng 30 minutes bago natin umpisan ang pagluluto, Noy. Minutes yung nakalipas, Noy. So, nakaready na lahat. So, meron tayo rito ng garbanzos, patatas, bell pepper, carrots, sibuyas, bay leaf, garlic, and then water, and then konting suka. So, umpisaan na natin. Mainit na itong kawali. Lagyan lang natin ng mantika. Umpisaan natin ang pagluluto sa pag-i-stir fry na itong mga gulay. Unahin natin itong carrots. Sunod natin itong patatas. Then, lagay na natin yung bell pepper din. Then, okay na ito. Hanguin ko lang. Gamit yung same na kawali, i-stir fry ko lang itong atay sa kayong puso. Sa malakas na apoy, 5 minutes lang po natin i-stir fry ito. Okay na po ito. Importante hindi siya ma-overcook. So, hanguin na natin. Nagpainit ako ng bagong kawali. Maglagay ulit tayo ng mantika. Umpisa natin sa pagigisa ng sibuyas. Then, sunod natin yung bawang. Pag nagisa na natin na mabuti itong sibuyas at bawang, pwede na natin lagay yung baboy. Ngayon naman, pwede na natin siya lagay na konting-konting suka lang. Hayaan lang natin mag-simmer hanggang mag-evaporate yung sukang nilagay natin. Nalagyan ko ng crack na paminta, and then laurel. Ngayon naman, pwede na natin ilagay yung marinade na natiran. Dinagdagan ko lang siya ng water. Simmer lang po natin to into medium heat hanggang lumambot yung baboy. Ayan, 15 minutes, malambot na yung baboy natin. Pwede na natin ilagay yung atay sa kayong puso.
Kanina po yung minarinate ko yung puso sa kayong atay, napansin nyo nilagyan ko siya ng cornstarch para magkaroon po siya ng texture at the same time, yung natirang sauce dito lalapot. Ngayon naman po, sunod na natin yung gulay. Lagay na rin natin yung gisantes. Nalaluin lang po natin. Simmer natin to for another 5 minutes, then luto na to. Doon na tayo sa pigar-pigar. Isang oras ang nakalipas sa pagbababad nitong sirloin natin, gawin na natin pigar-pigar. Meron tayong ginayat na repolyo dito, sibuyas at bawang. Napakasimple lang itong pigar-pigar mga noy, pero napakalinamnam at napakasarap. Dito sa ating wok, nagpainit na ako ng mantika. Stir fry muna natin itong baka. Continuous mga noy, isosotay lang natin ng isosotay ito hanggang magbawas itong juice na to at medyo magkaroon ng fried texture itong karne. Okay na to mga noy, set aside muna natin. Gamit ang same wok, magpainit tayo ulit ng mantika. Gisa natin ang sibuyas. Maglalagay ako ng konting bawang mga noy. Yung ibang version po ng pigar-pigar, hindi nalagyan ng bawang. Pero sa akin, nilalagyan ko for added flavor and aroma. Ngayon, maglagay na tayo ng repolyo. Sotay lang natin ito na mabilis mga noy. At ibalik na natin yung baka. Dagdag pang palasa, konting paminta at konting asin, konting sotay. Yari na yung pigar-pigar natin mga noy. Chibuga na! Nako, tikman na natin mga noy. Pigar-pigar, igado. Sarap niyan. Biyaheng Ilocos. Norteng-norteng ang pagkain natin ngayon, Boy Lente. Ang ganda ng igado mo ah. Propio. Pigar-pigar mo rin, no? Siyempre. Nako, mga noy, simpleng-simpleng luto eh. Nakita nyo naman po, pigar-pigar, napakadali lang, napakasarap. Yung igado naman ni Boy Lente, nakita mo, nagsasarsaw. Wow! Oh, pero simple lang din, di ba? Oo, oh, simple lang din. Ang dali lang din lutuin. Oh, ano pang inantay natin? Kanin! Kuha tayong serving spoon, mga noy. Tag-isa yan. May nakanin na tayo dito. May mangga. Meron tayong appetizer, Boy Lente. Oh. Manggang ilaw na may napakasarap na bagoong. Naku, ayan, no? Tikman ko itong ginawa mong igado. Ayun, nakatay. Tapos may puso pa, no, Boy Lente? Oo. Galing! Itong karning ginamit mo rito, kasim to, no? Kasim, oo. Baitikin muna natin. Ganyang lasa ng pinakakarne, mga noy. Wow! Ang lambot, ah. Ang sarap! Ano to? Gisantes tawag dito sa nilagay mo na to, ah. Oo.
Iingit ako sa'yo, kakakain na rin. Kanya! Tutubig na eh, baka mabununan ka. Thank you! Masahin itong figar-figar. Sarap ito, nakakamay, no? O, ako na ito. Muna, gusto ko yung sarsa eh. Sarap ng sarsa nung gado. Ako, ang linamnam ng figar-figar, mga noy. Tapos, kanina ako niyan. At mangga. Napakasarap niyan. Wow! Tayo. Malambot yung sirloin na baka, no? Kahit hindi masyadong ano, tagalan na ito eh. Ako titignan mo. Simple-simple lang eh, no? Kapakadali. Parang sarap. Alam mo galing ito mangga noy. Yung nakat mo, tinimira ka na naman doon sa likod. Puno naman panahon. Alanganin panahon, mga noy. Alanganin buwan, namumunga yung boylente. Ano yan, pag inalap niya, yari niya. Loko, hingi ko yan. Binigay niya ang buta. Buong puto niya binigay yan. Binigay natin siya mami, no? Kapalit ng mami. Natuwaro sa mami. Ay, chopaw. Basta mga ako, balente, para sa akin, opinion ko mga na, yung Ilocos sa mga Ilocano recipe, ang sarap talaga. Kung gusto ko. Well, kanya-kanya namang perception yan. Correct. Tsaka sa amin, sa pamilya po kasi, sa father side, mga Ilocano. Pag meron kang DNA ng ano. Ngayon ko talaga sa mga ganyan, bagoong, bagoong sda, no, balente? May DNA ka ng Bicolano, may hindi ka sa gata. Ang hindi mo sa sili. Pag may DNA ka ng abang pangal, may ka sa namatamis. Matamis. Mga tosino, yan. Yung iba, boy lente, yung pinupulutan to, yung pigar-pigar. No? Kasi meron yan kawig eh. Yung, kasi maraming version din yung gising-gising eh. Ah, oo. Tama. Tama yung sinabi mo na yan. Na maang, yun, maangang. Oo, gulay din kasi yung gising-gising. Yung parang pinaka-base nun eh, no? Ito naman, ang base niya, repolyo. Kaya, nakakalimutan ko mga nun, pala tayong babatiin. Batiin ko na mga nun, happy happy birthday Madel Ramos at happy birthday Army Astridge. Naku, maligayang bati sa inyong lahat. Happy birthday po. Nalo. Pabibitin yung kanin natin, boy. Kasi masakain ko. Kailangan eh. Dami natin ulam, wala mga kanin. Mamaya na, katapusan nito sa dinner. Mga pangpagana kang ganito, mga na yun, mangga at bagoong. Sarap. Yan nga pala, Noy. Parang ano, parang dalawang tulog na lang tayo, 98K na. Kampi. Makapag-gising natin sa gabi eh. Ayan na kayo, mga good na yun. Papatayin itong igado. Sarap nung pinaka naging sarsa nito, boy lente, no? Ang lasa. Kasi napapansin mo, di ba, yung mga luto, may mga similarity naman, eh, no? Kasi meron lang siyang nadilagdag na ingredients, so meron din kulang siyang ingredients, di ba? Parang naiba na siya, parang, pero kung titignan mo, parang lapit din sa minuto, di ba? Saka karamihan sa mga dish, boy lente, madalas, no? Parang, out of 1 to 10, siguro 8 lagi merong gigisa ka ng bawang, sibuyas, no? Yeah, napaka ano naman kasi, mga basic na yun sa pagluluto eh. Talagang nagsusutay tayo ng mga ano eh, correct. Aromatics. Wala akong maisip na pagkain hindi nag ano, no? Pagkain, may naisip ka ba pagkain na walang bawang at sibuyas na ginamit? Ang shit canton, lucky me. Eh, meron pa rin yun, dinurok na. Ah, baka may nainip kayo mga noy, ha? Comment down below na lang. Itong itlog. O ba, pwede, no? Pwede. Itong itlog nga naman, di mo ginagamitan ng sibuyas at bawang. Hindi ka nagigisa. Itong hotdog. Ganyan nga. Anyway, mga noy. Pintin. Pintin sa kanin. Lagi na lang ganun. Buti na lang, maray pa kulam later on. Okay? Pagkain pa natin yung mamayang gabi, bolente. Napakasarap po, mga noy. Sana nagustuhan niyo yung episode, no? Kung may time po kayo, pwede niyong gayahin yung ginawa natin na
figar-figar at igado. Napakadali lang na proseso. One of the fastest and easiest na ulam na pwede nyong gawin sa bahay. Napakabilis. Yung mga nagmamadali, boy lente, saktong-sakto yan. Okay? Saka famous din sa Ilocos Cuisine. Correct. At napakasarap din. Hindi po nawawala yung napakasarap. Basta lagi may passion at pagmamahal ang pagluluto. Ayan. Mga Noy, maraming salamat pong muli sa araw na to na sinamahan nyo kami. Mabuhay po kayong lahat. Maraming blessings sa dumating sa inyong buhay. Ilayo po kayo sa anumang sakuna o sakit, no? Mahal na mahal namin kayo ni Boy Lente. Ako pong inyong likod, si Kuya Dex. Kasama pa rin, si... Boy Lente po. Mundo po pa rin. Ang tumigil eh. Mabuhay kayo. Bye-bye. Mga Noy, abangan nyo ang upload ng The Boys Streamin' ngayong alas 9 ng gabi kung saan ako po ay naging panauhin. See you there!